有见 Trends。Welcome back to my channel. Para sa mga nag-aabang ng panibagong update kay Miss Chris Aquino, nagbigay na ng update si Chris Aquino sa kanyang IG account tungkol sa kondisyon niya. Nag-post siya ng video kung saan mapapanood ang ilang pinagdaanan niyang treatment sa Amerika. Makikita rin kasama niya ang mga anak na sina Bimby at Josh. Aminado si Chris na napakaraming pinagdaanan ng kanyang katawan at minsan napapahagulgol na siya dahil sa sakit. Masisilip din sa video na humpak na ang mukha ng Queen of All Media habang namumugto rin ang mga mata ng bunsong si Bimby na tila galing sa pag-iyak. "I had to do this corticosteroid challenge, which unfortunately caused me to have unbelievable body pain. Yes, even worse than my bone marrow aspiration when we found out I'm allergic to all forms. The opposite happened to me. First, hives started multiplying, then my body started to hurt all over. Normally, my pain tolerance is impressive, but this time, Bunso started sobbing." Ani Chris open letter niya para sa namayapang kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino. "I was sedated from Saturday, May 7 until May 11 because my pain was just so hard to endure. I do remember that I cried to Bimb and said to please come home." Pagpapatuloy pa ni Chris Aquino. Alam natin na nung kailan lang ay nag-post din si Chris at nagpaalam sa kanyang mga friends at followers at sinabing oras na umano ang kalaban niya. "For now and the next few years, sadly, it's goodbye." Matapos nga ang balitang inihabilin na umano ng Queen of All Media na si Chris Aquino ang kanyang mga anak sa kanyang mga kapatid dahil sa lumalala nitong kondisyon, isang nakakalungkot na update naman ang ibinahagi niya noon sa kanyang social media account. Ito ay sa kanyang Instagram noong June 3, 2022 kung ating matatandaan. Sinabi ni Chris na oras na umano ang kanyang kalaban ngayon dahil na rin sa mga komplikasyon sa kanyang kalusugan at sa pambihirang sakit na mahirap umanong mabigyang lunas. Kinumpirma rin nito na natuloy na rin sa wakas ang matagal na niyang planong pagpunta sa Amerika para sa kanyang pagpapagamot. Nakasaad rin sa kanyang post na matagumpay na umanong na-diagnose kung ano talaga ang sakit na nagpapahirap sa kanya. Maliban sa sakit na lupus, mayroon rin itong tinatawag na eosinophilic granulomatosis with fuligangitis o EGPA, kung saan nagdudulot ng asthma, weight loss, gastrointestinal intolerances, at fluctuating blood pressure na naging hadlang para makabiyahe siya noon. Pero alam naman natin na nasa Amerika na si Chris Aquino. Ilang weeks na nga ang nakilipas. Pero sa nakakalungkot na balita, ay hindi raw matagumpay ang pagpapagamot doon ni Chris Aquino. Alam natin na nagpunta si Chris sa Houston, Texas, USA para magpagamot roon. Doon ang mga magagaling na doktor kung saan ang mga bilyonaryo ang mismong nagpupunta at nagpapagamot doon. Pero sa nakakalungkot na balita, hindi naging matagumpay ang nasabing gamutan kay Chris Aquino doon na iyon ay kinumpirma ni Chris sa kanyang text message kay Christopher Meade. Sa ngayon ay naghahanap pa sila ng ilan pang mga ospital para ilipat si Chris Aquino at para mas madala at matignan pa ng mga mas magagaling pa na doktor upang magpatuloy sa kanyang gamutan sa kanyang sakit. Lahat tayo ay patuloy na nananalangin sa patuloy na kagalingan ni Miss Chris Aquino. Kabilang na rin dito ang kanyang mga anak na may iwan kung sakali mang pumanaw na siya.
That's all for today's vlog. I hope you enjoyed, and if you did, please like and subscribe to my channel and turn on the bell button to keep you updated on my new videos. Thanks for watching, New Gen Trends!